From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. And as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed his salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ito, mga kapatid, I would like to preach and I would like to teach about the ministry of encouragement. Ang lahat ay magsabing ministry of encouragement. I would like to preach this because this is the ministry, one of the ministries of the Holy Spirit. That's why Jesus Christ said, if I go away, I will send you the Comforter. The Comforter, which is the Holy Spirit. Ibig sabihin ng Comforter, nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng lakas upang ikaw ay tumatag, upang ikaw ay muling magkaroon ng tapang, muling magkaroon ng buhay sa kanyang harapan. Discouragement is a killer. In Numbers 21:4, the people were discouraged, and as a result, it caused them to sin. This, in return, caused them to lose what they had. Later in Numbers 32:7-9, the people were robbed of their inheritance because of discouragement. They were robbed of their inheritance because of discouragement. Nadi-discourage sila. Today, the church is no less robbed by this very effective tool of Satan. Alam ninyo yung discouragement? Sa Tagalog siguro, yun ang panlulupaypay. Pagkalupaypay. Sa Cebuano, yun ang tinatawag na pagkabugnaw. Pagkabugnaw, no? Pagkaluya. Discouragement is pagkaluya, pagkabugnaw. Sa Old Testament, mauni ang gigamit ng hinagiban ni Satanas para makawatan ang mga anak sa Diyos nga na ay mga bahanding espirituhanon nga giandam sa Dios para sa ilaha. Ang iglesia karon sa ulahi nga mga adlaw ginakawatan gyapon sa daghan kaayong espirituhanong kabtangan ug bahandi pinaagi niining inagiban ni Satanas nga mao ang pagkaluya. Now, to counter this, the scripture abound with exhortations to encourage. To encourage, to comfort, or to exhort. At may panlaban naman, ang banal na kasulatan, sinasabi dito na may panlaban, sabi ng Panginoon, nasa banal na kasulatan, ang panlaban, sapagkat sa banal na kasulatan, nakasulat ang napakaraming salita ng Panginoon upang ikaw ay bigyang lakas, upang ikaw i-encourage,
upang ikaw ay patibayin at upang ikaw ay gawing matatag. Now, in this sermon that I would like to give tonight, we shall consider both encouragement and discouragement. We shall consider both discouragement and encouragement and look at ways in which the exhortations of Scripture can be implemented practically in the local church. Discouragement is a word that we often hear from people that are weak-hearted. We often hear from people who have no foundation in their faith in Christ. What does it mean? Discouragement means to neutralize or to make of no effect. Cut down like a stalk that is ripped. To break into pieces. To cause fear. To cause oppression and weariness. To lose passion. That's the meaning of discouragement. Pag neutralize, gawing walang epekto, parang nagpuputol ka ng katawan ng mais o katawan ng saging at natutumba. To break into pieces, durugin mo hanggang sa kaliit-litang bahagi. Bigyan ng takot, bigyan ng oppression at pagkapagod. To lose passion, mawala yung init mo, mawala yung buhay mo. Yan ang ibig sabihin ng discouragement. There are 7 basic causes of discouragement. Mga young people, nakikinig kayo? Naunawaan ba ninyong pinagsasabi ko dito? There are 7 basic causes of discouragement. Merong 7 pamamaraan ng tao ay maaring ma-discourage. Number 1, personal failure. Personal failure. Yan ay isang cause ng discouragement. Do you feel you have failed somebody? Do you feel you have failed yourself? When we face a task and make a mess of it, fail to complete it, or fail to resist temptation, then we get discouraged. Another common cause of failure is when someone tells us we are no good. This also brings discouragement, and discouragement will bring defeat. Tingnan ninyo, mga kapatid, kung may failure ka, marahil may pinangako ka sa isang tao at ikaw ay hindi nakatupad, at i-discourage ka kuminsan, kung ikaw ay may pangako sa sarili mo, pagkatapos nangako ka at ang pangako mo hindi mo natupad sa sarili mo, nadi-discourage ka. You promise to serve the Lord. You promise to live the way He wants you to live. But you failed yourself. And soon you are discouraged. Maraming beses sa youth camp. Sa youth camp, yung mga young people, ang init-init nila. Ang sigla-sigla nila. Pagkatapos ng youth camp, ang iba hindi mo na nakikita. Sapagkat pagkatapos ng youth camp, nadi-discourage na sila. Personal failure nila yon sa Panginoon. Marahil may pinangako sila. O kung may pinagagawa sa kanila, hindi lang magagawa. Ang mga mensaheng sinasabi ko dito, mga mensahe ito to encourage you to live according to the will of God. Tapos ang iba, hindi lang nagagawa. Nadi-discourage sila. So they fall away. Pagkatapos nila kukumpleto yung pangako nila sa Panginoon. O yung iba naman, hindi nila malabanan yung mga tentasyon ng sanlibutan. Kaya pagkatapos nadi-discourage sila. At pagkatapos, mga kapatid, yung iba pang dahilan ng pagka-discourage, yung sasabihin ng iba na hindi ka magaling. Wala kang kwenta. Hindi ka magaling. No good ka. Madi-discourage ka kagad. Ano ang dapat attitude natin sa mga panahong ito na kung inaharap natin ang mga problemang ito nangyari sa buhay natin? Should we get discouraged? No! Anong gawin natin? Kailangan ma-challenge tayo. Kailangan magkaroon ng challenge at hamon ang buhay natin.
When you failed once, you must stand up. Pagkatapos sabihin mo, hindi ito ang makapangpapanlupaypay sa akin. Tatayo ako at ako ay magpapasimula ng bago at ako ay magpapatuloy sa aking paglilingkod. Sapagkat ang discouragement, pagka hindi mo na-overcome, magkokos yan ng defeat. Ano ang defeat sa Tagalog? Pagkatalo. Matatalo ka. Pagkatapos, mawawala ka sa paglilingkod mo. Alam niyo mga kapatid, nasasaktan yung puso ko pagka nakarinig ako ng isang magulang o isang tagapagturo o isang kaibigan. Pagsabihan nila yung anak nila at sabihin nilang useless ka o kaya hindi ka kamukha ng kapatid mo na magaling, mas magaling kaysa sa'yo. Pagkatapos yung batang yung pinagsabihan ng gano'n na hindi ka magaling, mga kapatid, that child ends up with a double handicap in life. No? He's perhaps not well gifted like his elder brother, but also he gets discouraged and loses self-esteem. Marahil hindi siya gifted tulad ng kapatid niya. Hindi na siya gifted, mawawala pa yung confidence niya sa kanyang sarili sapagkat nagkaroon na siya ng discouragement sa kanyang buhay. Believe it or not, this is also a problem for many adults in the church. Ito ay problema din sa lahat ng mga adults na dito sa ating paglilingkod. Mga adults, pagka kayo ay may problema na hinaharap, may nakapagsabi sa inyo hindi kayo magaling, o may nakapagsabi sa inyong wala kayong kwenta, instead na manlulumo kayo at manlulupaypay, pupunta sa isang tabi ng inyong bahay at pagkatapos hindi na magtatry, kailangan naman mag-challenge kayo, mahamon kayo at pagkatapos patunayan ninyo na ang Panginoon ang pwedeng makapagbigay ng lakas sa inyong buhay. Hallelujah. Inalapag ka na yung nagsulti na itong Dilita Mayo, ay nagsulti na itong Wate Hinungdan. Dilita ma-discourage, dilita maluya. Magsamot tagpaninguha aron mamaayo ta. Hallelujah! Ako bitaw, di man ko gwapong muawit. Taghang kayo ang manghilak basta muawit ko. Ako sila inon. Nga nang hilak man mo. Sila pastor, nang hilak mi, kay naluoy mi sa imo. Ang maluoy man mo, ay ang imong tingog, nagsugudog A, nahumanog D. Hingin ko, may kayo na humanog di. Kung napay na walang nota di ha, pangitaon pa na ako, mautoy ako ah. I still try. Diligya pong kumadiscourage. Instead nga din ako, hingin ko nga, di na lang kumawit. Ay, mawawit pa man ko. Daghan mang naway di ha sa tuwa. Awit lang yapon. Tanawa ka ron, Nixon, mawawit ko. Manghilak na mo. Manghilak lang yapon mo. Ano manghilak man mo? Iganahan naman mo. Manghilak mo kay ngano man, mabati ninyo ang presensya sa Ginoo. Ngano mahilak mo? Akong ina ng Ginoo, sandili ko gwapong tingo Ginoo, muawit lang yapon ko sa imo ha? Sandaga manaway sa kuwa mo, awit lang yapon ko nimo kay akong ipangayo sa imo ha? Basta nalay mong presensya inigawit na ko, okay na sa kuwa. Kuwa ako madiscourage. Amen? So kung na'y nagsulting Wate Hinungdan, samot mong maninguha, samot mong ma-challenge, samot mo igsoon nga magpakita sa inyong kinabuhi sa Ginoo nga Ginoo gamita ragod ko para makita ang satanan nga imong presensya niya sa kuwa. Kita ng lahat ang presensya ng Panginoon nasa sayo. Praise the Lord, hallelujah. So, setting personal failure aside, you must have to trust in God. That is one cause of failure, personal failure. Second, is prolonged warfare in your life. Difficult times can be discouraging. We all face tests and trials. Sometimes these tests are prolonged and we are slowly drained of our spiritual resources. The longer the battle goes, the less we feel we will win. The Christian's motto is never give up. Ang sang motto sa mga Boy Scout? Be prepared. Usang motto sa mga Scout Rangers? Outnumbered but never outfought. Usang motto sa mga Christians? Siguro sa susunod na youth camp, yun ang magandang ilagay ninyo sa mga kamisita ninyo. Sa mga uniforme ninyo. Never give up. Woo!
in your spiritual life, maybe you have a prolonged warfare. What the devil said is that after your baptism, you'll be tried for 6 months. 6 na buwan, susubukan ka kung hindi ka bababagsak. Kung minsan, tumatagal pa ng 6 na buwan. Dito may nakipaghamok na may nakipagbaka ng 8 taon. 8 taon, biro mo yon. Persecution araw-araw sa buhay niya, mga kapatid. Minsan yung mahal niya sa buhay ang ginagamit pa. Pero hindi siya nag-give up. Nagpatuloy siya. Yung prolonged warfare, yung mahabang pakikipagbaka sa persecution, kung minsan, yon ang nakakapag-discourage sa atin. Natutuyo tayo sa ating spiritual resources. Pagkatapos lalong tumatagal ang battle sa buhay natin, mga kapatid, lalo tayong parang hindi na mananalo. Ngunit ang motto ng Kristiyano, never give up. But in the midst of the battle, it is hard. And our resolve and faith are challenged. We say to the devil, we will never give up. Huh? Mahirap ang pakikibaka mo sa iyong Kristiyanong pamumuhay. You have to fight the devil. Sometimes you have to fight yourself. Your faith is tested and challenged. But you have a resolve. I will never give up. Devil, fix na ang akong kasing-kasing. Di gyud ko mo give up. Padayon gyud ko, no? Ang demonyo ison may manghupaw. Ang demonyo may ison may maupaw. May ubyaan ko na lang ning Christian una ni, kaya di gini mo surrender. Pero kung may makita pa siya nga, papaling-paling pa, ah, balik-balikan ka dyan. Ngayon ka nga, anong di man yun mawapagsulay sa akong kinabuhi sa pagkawala ng imong kasing-kasing usahay, mupaling man. Kinahanglan nga di mapaling ang imong pagpangalagad sa buhi nga Dios. Hallelujah. Padayon ka. Kinsa may maghimog mo to karon nga never give up. Never give up? Okay. Kinsa man karon ang gisulayan nga taas-taas ng panahon. Lisod. Na-discourage mo? Amo ka discourage? Inayon yung demonyo. Dugay-dugay ning atong basketball. Usay mag-tie pa ta. Usay mo una kag 10 points. Ah, gukod lang yapon ko. Kung naunag 10 points sa demonyo sa inyo, ayaw, jud mong surrender. Paning ka mo, tuglay up. Sa iyong pagpakigubat sa demonyo, mga pangag na kuno, mga bungi na inyong ipon, tindog, ngisi lang yapon. Believe lang ka ng taga Manila, no? Kaon nagsiminto, tindog lang yapon, ngisi lang yapon. Sa mga dagma, mga ison, mga pangag, pero ah, pagkahuman, daog lang yapon. Kristiyano yapon espiritu, wag yan mausap. Taga di nagbago ang espiritu. Kahit anong nangyari, laging Kristiyano pa rin. At saka malinis pa rin ang kanilang paglalaro. Ta, yan ang Kristiyanong tunay, ano? Kahit mahaba na yung, ano, yung inahabol nila. Kahit mataas na, talagang humahabol pa rin. Yan ang espiritu ng Kristiyano. Kung minsan nakaka 10 points ang lamang ng demonyo sa iyo, habulin mo pa rin. Sabihin mo, ah, demonyo, hahabulin pa rin kita. Lay up ka ng lay up sa espiritu. Magsasamba pa rin ako. Hindi ako mag-absent. Praise the Lord. Kahit na umuulan. Kahit na umuulan. Magti-3 points pa rin ako. Pa! 3 points. Pagkatapos, aha, tayo na kayo ng demonyo. Ha? Sabi ni Mr. S, tayo na tayo. Hanggang makalamang ka, mga kapatid. At manalo ka. Oh, best of 7 ba yan? Matagal-tagal, okay lang. Kailangan magpatuloy ka. Huwag kang ma-discourage. Magpatuloy ka kahit matagal-tagal na ang pakikibaka mo. Number 3, source of discouragement is continued unanswered prayer. Ang ikatatlo na cause ng discouragement, yun bang patuloy na hindi sinasagot yung dalangin mo? There are times when faced with a situation or a problem that we pray very, very hard and very, very long and nothing seems to happen. We have done everything that we could in prayer and nothing seems to happen. We wonder if God has really heard us.
We ask ourselves, is it any use to pray? This can be discouraging if we lack understanding of God's way and purposes or are seeing things from too earthly a viewpoint. Mga kapatid, isa yan sa source ng mga discouragement na ang mga panalangin mo hindi nasasagot. Matagal mo lang idinadalangin pagkatapos nagkukulang ka na ng understanding sa mga pamamaraan ng Panginoon. Kailangan patibayin, palakasin, palalimin mo ang pananampalataya mo at sabihin mo, anong sabihin mo? Ang Diyos ang nakakaalam sa lahat ng sagot sa buhay ko. Alam niya. He knows my life. You must have an understanding of God's way and His purposes. Maybe you are seeing things from too earthly a viewpoint. Marahil ang nakikita mo masyado ng sa earthling pamamaraan. Iba yung sa Diyos. Ang sa Diyos naman, kung minsan, mga kapatid, ang nakakabuti sa iyo, in the long run, yan ang gagawin niya sa buhay mo. Kaya ang gawin mo, hintayin mo. Kahit gaano katagal, sabihin mo sa demonyo, hindi nga nasasagot itong dalangin ko, ngunit huwag mong sabihin sa akin na hindi ako dininig ng Panginoon. Dininig ako, itong lahat ay nasa kanyang harapan na. Hihintayin ko, if it takes me 10 years, I will wait from God. He will answer me. But I don't know His purposes. I don't know His ways. I don't know how He operates. He only knows, but He loves me. And He has the right and proper timing for my answer. Hallelujah. May isang missionary, pumunta sa Africa. Nung pumunta siya sa Africa, biro mo mga kapatid, anong nangyari? Namatay yung asawa niya. Because of malaria. Namatay. Hindi pa halos na ililibing yung asawa niya, yung dalawang anak niya, sumunod na namatay. Siya na lang nag-iisa. Ngunit ano ba ang nangyari, mga kapatid? Nakaluhod siya, nananalangin. Hindi niya naiintindihan kung anong nangyayari. Pumunta siya ng Africa upang evangelize yung Africa. Pagkatapos ngayon, mga tragedy ang nangyari sa buhay niya. Ngunit, na-discourage ba siya? Hindi siya na-discourage. Nananalangin siya upang gumaling yung asawa niya, hindi gumaling. Nananalangin siya upang yung dalawang anak niya hindi mamatay, namatay nga. Hindi na-answer yung mga panalangin niya. Ngunit, nalaman niya ang misyon ng Panginoon at ang purposes ng Panginoon sa buhay niya noong katagalan na sa kanyang buhay doon. Hindi siya na-discourage, nanatili siya. Mga kapatid, dahilan sa kanyang kalungkutan, nakagawa siya ng napakagandang mga awit para sa Panginoon. In times of distress, in times of sorrow, gumawa siya ng mga awitin. Siyang gumawa ng mga old gospel songs na napakaganda. Yung tinatawag na Rock of Ages, siyang gumawa nun. Pagkatapos inaawit yun sa maraming sambahan at ngayon, nakakonvert yun ng napakarami. Kahit nung inawit nila sa Africa, nung unang labas ng awit na yun, inawit doon, mga kapatid, gumalaw ang Espiritu ng Panginoon. Thousands of Africans were converted because of just one song, Rock of Ages. Hallelujah! Hindi natin alam ang mga kalooban ng Panginoon. Kaya kundi nasasagot yung mga dalangin ninyo, okay, ma-discourage. Patuloy kayo sapagkat alam na ng Diyos kung ano ang maganda para sa iyo. You just have to trust Him. Pangapat, mga kapatid, na source ng cause ng discouragement is emotional strain. Alatay magsabing emotional strain. There are a number of things that cause emotional stress. A death in the family. Kung namamatayan ka, may namatay sa pamilya mo, that causes emotional stress. Pagkatapos a birth, ang isang kapanganakan, that causes emotional stress. A change of environment, yung magbabago ka ng environment mo, lilipat ka ng bahay, o kaya lilipat ka ng pagsamba, mula ka doon sa Katoliko, pupunta ka dito sa Jesus Christ, that causes emotional stress. You will suffer spiritual siyak at first. Pagkatapos, a change of job and many more. Just as being tired physically drains us of our ability to cope.
So being drained emotionally puts pressure on our faith. Furthermore, this condition is often difficult to recognize ourselves. Kuminsan hindi natin napapansin ito sa sarili natin. Akala nito walang nangyayari. Ngunit katagalan, ito mga kapatid, magkakaroon ng emotional scar sa buhay mo. Magkakaroon ka ng emotional strain, emotional stress, hanggang pagod ka na. Ngunit hindi mo nare-recognize sa sarili mo yan. Tapos ang result niyan, discouragement. Pagka merong pangyayaring ganyan sa buhay mo, isa lang, mga kapatid, ang dapat mong gawin. Tumingin ka sa Panginoon sapagkat siya ang source ng iyong kalakasan. At sabihin mo, sa iyo, Panginoon, ako ay mananatiling malakas. Number 5, source of discouragement is physical illness. Sakit sa ating pangangatawan. Physical illness is draining physically, but it also causes emotional strain. This saps our zeal and passion. It makes us weary and often causes fear to raise its head against us. We often disassociate the physical from the spiritual. Hindi natin maaalis yung physical at spiritual. Magkasama talaga yan, mga kapatid. Kaya kuminsan kung may sakit ka, nadi-discourage ka rin. Nadi-discourage ka, bakit ang sakit mo ayaw gumaling? Pagkatapos, may connection kasi ang ating spiritual at ang ating physical. Kaya kuminsan nakakasakit ka sa katawan, hindi mo alam, nagkaka-epekto na pala yun sa espiritu mo. Sa 1 Thessalonians 5.23, Paul prayed that the people would be kept whole. He specifically mentioned the spirit, not only the soul and the body, but the spirit. Paul felt it was important. We also should pay attention to be physically healthy and to be well in our being and be aware of the discouragement it can bring. Kaya itong youth camping natin at adult camp natin, maganda yan mga kapatid kasi nakapagpapalakas ng ating katawan yan. Kasi yung katawan natin, hindi natin ma-separate sa espiritu natin yan. Kung ano ang physical na kondisyon ng ating katawan, maraming beses, yan ang nakaka-epekto sa physical, sa spiritual nating pangangatawan din. Kaya ang inyong pastor, kahit na medyo matagal na sa ministry, talagang ako, mga kapatid, kinondisyon ng Panginoon para sa sports na ito. Bakit? That's good for my physical health. Kung ang pastor ninyo rito, uugudugud na ngayon, katapos hindi ako makapag-preach tulad ng ginagawa ko ngayon, it might cause discouragement on my part, it might cause discouragement on your part. I thank God because that's not the case. Amen? That's not the case. We are still physically healthy. We can still do the work of God in the manner and the fashion that we should do it. Kung kayo ay may sakit, kung kayo ma-discourage, manalangin kayo sa Panginoon sapagkat pagagalingin niya kayo. Number 6, cause of discouragement is satanic attack. The devil wants to discourage us. He will therefore attack us in areas of our lives that are weak. If you are weak in the flesh, the devil will attack you in the flesh. If you are weak in money, the devil will attack you with regards to the area of money. If you are weak in your pride, the devil will attack you in the area of pride. Kung saan ka weak, doon ka atakihin ng demonyo. Kaya pagka nananalangin kayo, ang area ng weakness ninyo, yon ang ipanalangin ninyo. Ako yung dinadalangin ko. Sana ko weak, mga kapatid, sa aking pangamoy. Madali ako makaamoy ng mabaho. Gusto ko yung mabango. Madali ako makaamoy ng mabaho. I'm weak on that spot. Madali ako mairita at magalit pag kami mabaho, mga kapatid. Kuminsan, ma-irritate yung espiritu ko. Kuminsan, napapagalit ako ng demonyo. Kuminsan, may persecution. Ang hahaba, hindi nagagalitan yung pastor. Pero pagkatapos, biglang-bigla, mga kapatid, may maamoy ako mabaho. Naaalis yung patience ko, yung low suffering ko. Madali akong magalit. Sabi ko, Lord, please, help me on this area of my weakness. Salamat sa Diyos, tinutulungan niya ako. Praise the Lord.
Noon, sasabihin ko, sa inyong mabaho dyan? Pwede niyo sa inyong mabaho dyan? Ngayon, makaamoy ako ng mabaho, sasabihin ko, sanang mabaho dyan? Ha? Bakit din nyo alisin? Praise the Lord. Matutulungan tayo sa areas na kung saan tayo weak. Tingnan ninyo yung sarili ninyo. Saan kayo weak, mga kapatid? Manalangin kayo at sabihin, Panginoon, palakasin po ninyo sa bandang mahina ako. Kung saan po ako mahina, Panginoon, doon ninyo ako palakasin. Hallelujah, hallelujah. Para kung ikaw bibisitahin ng demonyo, wala na siyang makikitang kahinaan sa buhay mo. Okay? Kasi ang palaging atake ng demonyo, magkakaroon ka ng oppression, atake ng atake. Katagalan, madi-discourage ka na. Kasi palaging atake. Kahit yung sundalo, palaging binabaril, mga kapatid, binabantayan. Hindi niya mapatay-patay yung kalaban niya. Hindi siya makalabas sa lungga niya, binabaril siya. Katagalan, madi-discourage ka rin. Kaya alisin mo ang bandang yon. Sadalangin mo, Panginoon, para pag binisita ko ng demonyo, tumira man siya sa akin sa lahat ng area, malakas na ako. Kung saan po ako mahina, doon ninyo ako palakasin. You cannot handle the attack of the devil alone. You need the help of God. You need the help of God where you are weak because you cannot handle the attack of the devil alone. He's a spirit. He's more powerful than you. But you are more powerful than him because he that is in you is greater than he that is in the world. Nasa sa iyo ng Panginoon, kaya makakaya mo yan. Okay. Ang ipangpitong cause ng discouragement is a lack of understanding. Ang lahat ay magsabing lack of understanding. Failure to understand what is happening in our lives can also be a source of discouragement. Dealing with the problems that life brings and then getting too busy to enjoy fellowship with God makes us earthly minded. We begin to see everything from man's point of view instead of getting spiritual wisdom and insight. We therefore need to pray for wisdom to discern and understand. Maraming beses sa Kristiyanong pamumuhay, nadi-discourage yung iba sapagkat hindi nila naunawaan kung anong nangyayari sa buhay nila. Bakit? Yung mga mata nila, puro makatao, makasanlibutan ang pananaw, ang paningin, puro makatao, puro makasanlibutan ang kanilang mga paningin. Kinakailangan nila hiramin ang salamin ng Diyos upang makita nila ang mga bagay sa mga mata ng Espiritu. That's why when you have a problem, do not carnalize the problem. You must spiritualize the problem. Look the problem in a spiritual point of view. Look at the problem in a spiritual point of view. Tingnan si David, mga kapatid. He was a king, and then he was driven from his throne by his own son, Absalom. And while he was walking on his retreat to the mountain, merong isang alipin doon na nasa tabi ng bundok. Pinagmumura pa siya, hari siya ng Israel. Ano sinabi niya kay David? Ano sinabi niya? Mabuti nga sa iyo yan. He was cursing David. Sinabi ng isang alagad ni David, sabi niya, hari, pabayaan po niyo kung lumapit sa taong yan at putulin ko na yung liig niyan. Sinabi ni David, pabayaan mo. David looked at the problem not on an earthly point of view. He looked at the problem not as an earthly king. Kung titingnan niya, hari siya. Ngayon din, papapatay kita. Hindi. He spiritualized the problem. Anong sinabi niya? Tinignan niya yung tao, sabi niya, kalooban siguro ng Diyos na siya ay magmura sa akin. Sapagkat pagka ginagawa niya yan, pabayaan mo siya, baka lalong maawa ang Panginoon sa akin. In-spiritualize niya yung problem niya. Hindi niya kinarnalize. Kasi kung carnal siya, anong gagawin niya? Maghihiganti siya kagad. Ganyan ang isang carnal na tao. Ganyan ang isang taong hindi pa spiritual ang paningin. Kung may nangyayari sa buhay niya, agad-agad mga kapatid magre-react. At pagkatapos, vengeance ang nasa puso at agad-agad mga kapatid, maghihiganti siya ng ayon sa ginawa sa kanya. Ngunit tayo, hindi na po tayo kulang sa kaalaman. Tayo ay kumpleto na ng kaalaman. Hallelujah. Na-i-spiritualize na yun?
That's why we do not lack understanding. If there is a trial in your life and you don't seem to understand about the trial that's happening to you, don't carnalize the problem. Spiritualize the problem. Marahil nangyayari ito sa akin, may lesson ng Panginoon. Yon ang tingnan ninyo, yung lesson. Marahil nangyayari ito sa akin kasi may lesson ng Panginoon sa buhay ko. Ano kaya yung lesson na yon? Tingnan ko nga. Hindi ka madi-discourage niyan kasi hindi ka mawawalan ng pangunawa. Yung nawawalan ng pangunawa, nagiging narrow-minded. Nagiging tunnel ang vision. Isa na lang nakikita. Wala na pang inunawang iba. Yun lang sa kanya. Hindi pare yun. Nadi-discourage ka pag dumating ang panahon. Upang ikaw ay ma-encourage palagi, anong gawin mo? You spiritualize a problem if you are a child of God. Pray for wisdom to discern and understand. Okay, let's talk about encouragement. Ang lahat ay magsabing encouragement. Sa Deuteronomy chapter 1 verse 21, the Bible says, "Behold, the Lord thy God hath set the land before thee. Go up and possess it. As the Lord God of thy fathers hath said unto thee, fear not, neither be discouraged." Huwag kang manlupaypay. Kailangan ikaw ay magkaroon ng lakas. Encouragement gave the leader strength to possess the land. When standing on the threshold of inheriting the land, the word of God said, "Be encouraged." Encourage him. Palakasin mo siya. Deuteronomy 1:38. We are all going to be discouraged in one way or another. God knows this, and He has therefore commanded us to encourage. This can mean the difference between victory and defeat. Mga kapatid, ang lahat ng mga exhortation ng Banal na Kasulatan ay magpakalakas tayo. First of all, the word for encourage in the Greek language is called parakaleo. Parakaleo means called alongside. And paramoteomai. Paramoteomai means with counsel. Called alongside with counsel. Now, the Holy Spirit is also the one called alongside. Ang tawag din sa Holy Spirit as a comforter, siya yung tinatawag na tatabi sa iyo. He is called alongside. May kasama ka. May tinatanganan ka. May nagsasalita sa iyo. May nag-i-encourage sa iyo. I have experienced discouragement in my ministry. One time or another. Lalo na kung minsan, mga kapatid, maraming injustice nangyayari sa iyo. Minsan sinasabi mo sa Panginoon, "Panginoon, bakit di mo pa ako kunin? Baka tapos ng ministry mo sa akin." Minsan, nasasabi mo yun because you are wary. Not because you want to backslide, but you are wary. And sometimes, whether you admit it or not, you are discouraged. Narinig ko maraming panahon ang boses ng Panginoon. Sinasabi niya sa akin, "Anak, mahal kita. Mahal kita." You know, pagkarinig mo lang sa boses ng Panginoon, sasabing mahal kita, babangon ka kahit ating gabi. Sasayaw ka kahit ating gabi. Kahit ating gabi, mga kapatid, tatawa ka. Mai-encourage ka sa Panginoon. Hallelujah. Minsan naman, mga kapatid, meron akong dinadalangin sa Panginoon na parang very low yung espiritu ko. Kinagabihan na nakarinig ako ng isang awit. Spiritual na awit. Anong inawit? Yung awit na "I come to the garden alone." Narinig ko talaga. Inaawit ng choir, alam ko heavenly choir yun sapagkat napakaganda ng music, napakaganda ng mga boses. Hindi ko pa napakinggan yung choir na yon dito. Napakinggan ko na yung lahat ng choir ng northern, southern, yung western. It's not anything like that at all. It's a heavenly voice, it's heavenly choir. "I come to the garden alone." Kaya nung umaga, kinaumagahan, hinanap ko talaga yung hymnal. Kasi noong ako'y pinapahayagan, alam ko lahat yung wordings. Ngunit, hindi ko memorize yung awit. Narinig ko lang minsan, dalawang beses yun. Kaya kinaumagahan, hinanap ko lahat, mga kapatid, ang hymnal. At tinignan ko yung words ng "I come to the garden alone. I come to the garden alone. While the dew are still on the roses." And "and the voice I hear." Continue.
calling on my ear. The Son of God discloses. Napakaganda ng mensahe. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos noon, matatayo ka sa ating gabi. Iiyak ka, magpapasalamat ka. Pagka kinaumagahan, naku, encourage ka na naman. Woo! Hallelujah! Sarap! The Holy Spirit is an encourager. The Holy Spirit is the one that is called alongside to encourage you. Sino na in-encourage ng Holy Spirit dito? Maraming beses, pagkatunay kang anak ng Diyos, in-encourage ka niya. Yan ang maganda sa isang tunay na anak ng Panginoon. Tingnan niyo sa sanlibutan, walang nag-i-encourage sa kanila. Ang naisip ka agad nila, kukunin ng baril, tapos magpapapulosan niya. Patay. Ang 45, bam, patay. Walang encouragement. Pero ang anak ng Diyos, hindi. Kahit gaano kabigat ang problema mo, somebody will encourage you. And that is the Holy Spirit of God. So 1 Thessalonians 5:11, the Lord exhorted us to encourage one another. Therefore, encourage one another and build each other's up. Huwag kayong magsiraan. Hindi gawa ng Diyos yun. Hindi gawa ng Diyos magsiraan tayo. Kailangan magpalakasan tayo. Alam mo yung kapatid mo, mahina siya, palakasin mo siya. Puntahan mo siya. Huwag mo namang pahinaan siya. Papagamit tayo sa Panginoon sa bandang yan. Let us not give up, but let us encourage one another. Sabi ng Hebrews chapter 10, 25. See to it, brothers, that none of you has a sinful and believing heart that turns away from the living God. But encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. You must encourage one another. The devil roams around like a roaring lion looking for someone to devour. Since we started a church here, we have seen many fall away. Makita natin mga kapatid, napakarami na nang bumagsak sa kanilang pananampalataya. The church would almost be double if they had not left. Yung nababaptize natin dito. According to our roster of attendance, our roster of baptism, ang attendance ng Jesus Christ supposed to be, ngayon kung sila present lahat dito, 10,000 sobra na tayo. 10,000. And this church is only holding about 4,000 seating capacity. Yung talagang full na siya. Mga kapatid, at wala nang masyadong space na bakante. They sold 4,000. Kaya kung yung lahat ng 10,000 na nabaptize natin dito, present ngayon dito, doble na ito. Yung iba nasa labas na, hindi na kasya rito. Pero bakit nasa yung iba ngayon? Wala na sa Panginoon yung iba. Yung iba, mga kapatid, ay na-discourage. Bakit sila umalis? Sapagkat sila may kasalanan sa kanilang puso. Meron pa silang pusong hindi mananampalataya sa Panginoon. At sila umaalis sa paglilingkod sa buhay na Diyos. Dito ay pinapakita ng Panginoon na maari nating mga kapatid iligtas ang sarili natin sa mga bagay na yan. The Lord shows us that we can avoid that. Anong gagawin natin? Encourage one another daily. Encourage one another daily. Kaya dito, isang krimen pagka ang isang member pumunta sa isang member pagkatapos paninira ang dala. Walang magdadala ng paninira sa isa't isa. Do not discourage your brother or sisters in Christ. Kailangan ng dala mo magandang balita, hindi masamang balita. Kung nakakasama, huwag mong sabihin. Kung nakakapanghina, nakakapanlupaypay, huwag mong sabihin. Itago mo yan! That's the recipe of the devil for destruction of your soul. Bring the recipe of God. Yung iba mga kapatid, dala-dala nila yung balita ng demonyo. Pagkatapos lumabas sila, naku, ng lupay-pay, ng hina ng lahat na pinuntahan niya. That's the recipe of the devil that you are bringing about and cooking in every house. That's not the exhortation of the Holy Spirit. The exhortation of God in His Word is to encourage one another daily. Araw-araw, magpalakasan tayo. Everybody say amen. Pag kami nakita kang kapatid mo na parang nadidiscourage sa kanyang pananampalataya, puntahan ninyo, i-encourage ninyo. Mga adults, napakaganda ng ginagawa ninyo. May mga fellowship sa ating mga adults ngayon, no?
mga Bible support group leaders. Baka may nakita silang adults na medyo nang hihina, pinupuntahan, ini-encourage. Pagpalain kayo ng Panginoon sa ginagawa ninyo. Kailan ang panahon na mag-encourage tayo? Now is the time. Today is the time. Do not let sin harden in their hearts. Alam niyo pa kayong yung kasalanan tumigas na sa puso ng tao, hindi na alis at hindi na patawad? Mamamatay ang taong yan. Kasi yung kasalanan parang sakit yun. May kasalanan kayo, parang sakit yan, dumapo sa'yo, pagka tumigas yan, parang nikotin yan. Titigas yung lungs mo sa espiritu. Hindi ka makakahinga. Para mamamatay ka na. Kaya yung kasalanan, kailangan maalis sa atin. Kailangan pagsisihan natin. Kailangan mga kapatid, ang encouragement ng isa't isa upang ang kasalanan yan ay maalis. Do not let them become the target of Satan. By the ministry of encouragement, we can cause many to stand steadfast in God. Pag kami napapalakas ka sa Panginoon, napupagpalain ka ng Panginoon. Ano ang sikreto ng encouragement? Ang salita ng Diyos, yan ang sikreto ng encouragement. Yan ang sikreto upang ma-encourage tayo. Do not dwell on falsehoods. Huwag kayong manatili sa mga kasinungalingan at mga haka-haka sapagkat yan ay kasalanan at titigas sa puso at yan ay magkukos ng isang pusong hindi na sasampalataya sa Diyos isang araw. When we elevate the Word of God by faith above these thoughts, we get the victory. Kailangan mga kapatid, lumampas ka sa mga chismis, lumampas ka sa mga haka-haka, lumampas ka sa suspicion. Pumunta ka sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, nakakapagpapalakas yan. The Bible says in 2 Corinthians 10:5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. This verse gives us a key to encouragement. First, get rid of the things that brings discouragement. Alisin mo ang lahat ng bagay na nakapagpapadiscourage sa buhay mo. Hanapin mo lahat. Kung minsan sa bahay na yun, may mga nakapagpapadiscourage. May mga babasahin dyan na hindi nyo pansin nakakapagdiscourage. May mga litrato doon sa mga kwarto ninyo, mga kapatid, na dapat alisin pagkat pinupuntahan pala ng demonyo yon. Kung minsan gusto ninyo yung babae na kabold nando doon sa mga kwarto ninyo, alisin ninyo yon. Kung minsan sa mga kalendaryo, hindi lang natin napapansin. Ngunit kung minsan yung ginagamit ng demonyo, alisin ninyo yan at ilagay ninyo yung mga salita ng Diyos doon sa mga kwarto ninyo. Kuminsan, may mga record kayo, may mga awitin kayo, na yan, mga kapatid, akala ninyo harmless, ngunit nakakapagpa-discourage sa inyo. Kuminsan, may ugali kayo, mga kapatid, na masyado kayong malaswa sa pagbibiro, hindi nyo alam isang araw magre-resulta yan sa discouragement. Mga young people, I appreciate your coming to the youth camp. I appreciate your zeal. I appreciate your sportsmanship. But it does not end there. That's just the beginning. Magpatuloy kayo. Pagkatapos ng youth camp na ito, magpatuloy kayo sa paglilingkod na masigasig hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi lamang hanggang volleyball kayo. Hindi lamang hanggang parlor games kayo. Hindi lamang hanggang missionary journey kayo. Hindi lamang hanggang sa mga sporting events kayo. Kailangan kayo, mga kapatid, ay mas malalim pa dyan. Kailangan kayo ay mas malalim sa Espiritu. Malalim kayo sa salita ng Diyos. Ano mang gawin ng demonyo, hindi kayo madi-discourage. Pagka na-discourage kayo after youth camp, ano sasabihin ng demonyo? Hanggang basketball ka lang pala. Aha, hanggang volleyball ka lang pala. Malakas ka sa volleyball, pero sa volleyball sa Espiritu, mahina ka pala, ha? Sige, bobombahin kita ngayon. Sasabihin mo sa demonyo, sige, mag-volleyball tayo, puno ako ng salita ng Diyos. Kung malakas ako sa basketball, mas malakas ako sa basketball sa Espiritu dahil sa mga salita ng Diyos. Magpakalalim kayo sa mga salita ng Diyos. Pagka nakikinig kayo ng mga salita ng Diyos, there are times na kayo, mga kapatid, ay sinasakyan na ng masamang espiritu dito, pinapaypayan kayo, at sasabihin ng masamang espiritu, "O anak, matulog ka na. Pagod ka, sige, matulog ka na. Ilululabay ka ng demonyo." Pagkatapos ano pa, ipapapasok sa isip mo,
naku, kailangang umuwi ka na sapagkat gabi na ngayon. Kailangang magpahinga ka na, parang yung puso mo nanghihina na. Kailangang inumin mo na yung medisina mo sapagkat may sakit ka. Huwag mong isipin muna yan. Pakaunahan mo ang salita ng Diyos. Not because you don't think about yourself. You have to think about yourself also. Not because you don't want to think about yourself, but because you give the Word of God the priority. Everybody say amen. So you must cast down imaginations. That is one cause of discouragement. Cast down imaginations. Alisin ninyo yung mga imaginations na hindi maganda. Imaginations ng mga awit, ng mga sandibutan. Oh. Alisin yun. That brings discouragement. Imagination ng kung anumang bagay na harang sa kalooban ng Diyos. Alisin yun. Baka naalis na lahat yun, magtataka ka. Bakit napakalakas mo? You are so strong in the spirit. Hindi ka na mga kapatid pa ganun-ganun pa. Kuminsan makasanlibutan. Kuminsan naman makadiyos. Oh, when I listen to the Word of God, I become spiritual. But when I go home, oh my God, I cannot help it, but I become so carnal. Bakit kaya, mga kapatid, napakarami pa nang nagja-jumble doon sa utak mo? Kailan maging pure muna yung utak mo. Anong sabihin mo? Panginoon, yung searchlight po ng Holy Spirit ilagay niyo sa utak ko dahil nagja-jumble dito yung mga bagay ng Espiritu, mga bagay ng laman nagja-jumble sa loob. Ewan ko kung sinong mananalo dito. Alisin po ninyo, mga Panginoon, yung harang sa inyong kalooban. Yun lamang kalooban ninyo ang manatili sa isipan ko. The Greek here is logismos. That means reasonings. It is a word used only on one place in the Bible. That's in Romans chapter 2, verse 15. To describe the thoughts of natural man. It is logical to think this way. We can reason it out. For instance, I'm not very clever. I have failed my exams. I cannot seem ever to do anything well. This is a reasoning of a natural man. Paul's advice is clear and simple. Cast down these thoughts. Cast them down simply means not allowing them to roam in the mind. Casting down imaginations. Tingnan nyo ang mga logical reasoning ng tao. I-cast down natin yun. Sasabihin mo, bakit ka bumagsak sa exam? Kasi hindi ako well gifted eh. Talagang mahina lang yung IQ ko, yung utak ko. Kaya ako'y bumagsak sa exam. That is a logical reason. That is an excuse. Ngunit pagkatayo pala sa Espiritu, hindi pala ganun ang ating pangangatwiran. Kailangan pala ibagsak natin yon. Huwag nating pabayang yon ay magkaroon ng puwang sa ating isipan. Pagka nasa Panginoon ka pala, magagawa mo ang lahat. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Hallelujah! Huwag mong sabihin, hindi ko magagawa yan. Hindi ko magagawa yan. Then you begin to reason. You begin to be logical in your reasoning. You begin to rationalize at sasabihin mo, hindi natin kaya yan. Ewan ko kung kaya ng mga members yan. Baka hindi kaya ng mga members yan. Then you become negative in your thinking. Pagkatapos sasabihin mo, naku, hindi kaya yan. Mamumulubi tayo niyan. Hindi kaya yan. If that is the set of thinking of your pastor, we will not have a ministry like we do today. Ano ang isip natin ngayon? We cast down the imagination of the poor Filipino, typical Filipino man and woman. Now, this is why the promises of God are so important. These are the promises of God that should dwell in our minds and in our hearts. Huwag ninyong pabayaan na merong pang mag-exalt na mga pag-iisip, labis pa sa salita ng Diyos. We are to cast down thoughts that exalt itself against the knowledge of God because an exalted opinion, for instance, when our attitude is, I know better than God. That is exactly saying it. That is exactly, without directly saying it, that is what you are saying to God. I am better than you. Pagka humahanap ka ng ibang pamamaraan kaysa paraan ng Diyos. That means, I am better than you. I am better than your thought. But the Bible says, His thoughts are not our thoughts, and His ways are not our ways. Mas mataas ang isip ng Diyos kaysa ating pag-iisip. Kaya kailangan magpasakop tayo sa kanyang pag-iisip.
Pagka nagpapasakop tayo sa pag-iisip ng Diyos, nai-encourage tayo sapagkat puno tayo ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Amen. Kaya yung mga pag-iisip na naririnig niyo sa labas, yon mga kapatid, ang 3 points ng sanliputan. Kailangan kayo lumukso sa espiritu. Sasabihin mo, oops, papa ni. Bolkasin. Wa kalusutan demonyo. Wa kasiyat. Kinsay mo siyat? Ikaw, usay siyat nimo. Ang huna-huna sa Dios. Usay madungog ninyo basta mag-basketball inyong pastor? Pastor, 3 points! Di lang tagwapong mo 3 points dito, gwapo sa tamo 3 points espiritu. Ang utok sa Dios may itong pasudlon sa itong tanang unahuna. Kung sa'yo utok sa Dios, ingon siya, kung ginabuhat ninyo akong kabuboto, nagpabilin sa akong pulong, ako nagpabilin sa inyo, pangayo o bisan unsang inyong gusto, kay akong ihatag inyo. Anong sabi ng sanlibutan? Magti-3 points din yung sanlibutan eh. Magti-3 points din si Satanas. Anong sasabihin niya? Hindi totoo yan. Ano raw ang hingin mo, ibibigay niya? Hindi totoo yan. Pasisiyatin mo pa ang demonyo? Bolkasil. Hindi pwede yan. Ang sa Diyos ang pwede pa rin. Ihingi ako, ibibigay pa rin niya. That's God. That's His thoughts. Let's let that dwell in our minds and in our hearts. Sapagkat katotohanan. How do we appropriate the promises of God? We accept them as being higher than our reasonings and opinions. Like for example, tithes and offering. Is it really the source of your blessings as promised in Malachi chapter 3 verse 10 when God said, if you will bring your tithes and offering to the storehouse, then you can try me. You can test me. If I will not open to you the windows of the kingdom of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. There is no other considerations. Pagka nagbibigay ka ng tithes and offering, do not accept any other considerations in your life. Huwag na papasukin pa yung iba na, bigay ka ng bigay ng tithes, hindi ka man lumalago, wa man ka muuswag, mauni-mauna. Ay, napasudla na, mayroon ka muuswag kung dili, basta kayo kinigisulti sa Diyos, tinuod ni. Padayon lang yapon ko. Hallelujah, hallelujah! Amen! So, tiyenta mo tinuod, mga iksunan. Di, giyod ninyo malalis ang Ginoo. Mga saad niya, ipabiling giyod nato na sa atong mga kinabuhi. Now, if we accept any other reasoning than that, we are making ourselves higher than God. We become proud. God does not understand my situation, you say. I am so poor. How can I give my tithes? God does not understand my situation. Sure, God understands your situation. That's why you are poor because you have been following your own mind for a long, long time. Matagal mo ng panahon, sinusunod yung utak mo, kaya pobre ka. Kaya wala kang magagawa. Bakit hindi mo subukan ngayon na sundin ang utak ng Diyos? Sinong susunod sa utak ng Diyos? Sundin natin ang utak ng Diyos? Kahit saan pa tayo makarating? Ang resulta, mga kapatid, kung anong sinabi niya, yun ang resulta. Alam niyo mga kapatid, kahit nung ako'y nagdidildin ng asin sa Bilyamor, sa Tamayong, kahit nung ako'y kumakain ng saging, nagbibigay kami ng tithes. Pagka yung saging na kinakain namin, dumarating, binibilang namin yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tithes. 1, tithes. For the Lord. Pagka may nagbibigay ng itlog, 10, isa sa Panginoon. We've been doing that. Nakikita naman niyo resulta. Ano man ang hinihingi natin sa Panginoon, binibigay niya. Mga kapatid, sa lahat ng mga bagay na ito, in persecution or in distress, ang ating encouragement sa pananampalataya, kailangan malakas. Persecution means the choking, pressing care. Distress means the crushing trouble. That was their condition when the encouragement reached them. As a result, Paul said, really, they really lived. Huh? May mga tao na abot ninyo kung minsan, bagsak na yung espiritu. Minsan, naabot ninyo yung tao,
under persecution, parang namamatay na siya sa pananampalataya, na-encourage mo, malaki ang reward mo sa harap ng ating Panginoon. Ang discouragement, para kang sinasakal. Pagka under discouragement ka, para kang sinasakal. Then, pagka na-encourage ka, mga kapatid, parang kinukuha yung kamay na sumasakal sa iyo at nakakahinga ka na naman ng maluwang. Ang Holy Spirit ang gumagawa nito at nagpapagamit ka. Sometimes the Holy Spirit does not use His Spirit alone to comfort people. Sometimes He uses people. Many, many times He uses people. Now, we need this ministry in our butil na pananampalataya today. Ang lahat ay kailangang encourager. Ang lahat ay kailangang magpasakop sa Espiritu. Sabihin, Panginoon, gamitin mo po ako sa ministry ng encouragement ngayon. Makikita ninyo, pagka itong ministry ito ay nagkaroon ng malaking lugar sa ating paglilingkod, pagka itong ministry ito nagkaroon ng malaking puwang sa ating paglilingkod, lahat na nababaptize, hindi mapo-fall away yun. Hindi aalis yun. Ma-encourage silang lalo itong church natin. Kaya magpapatayo na tayo ng bago. Sinabi ko sa Panginoon, Lord, kailangan po namin ang ministry of encouragement. Sinabi ng Panginoon, yan talaga ang ministry ko na kailangan naririyan. Bubuhayin ba natin ang ministry of encouragement? You don't have to study in Bible school in order to be an encourager. Hindi ka na kailangan pumagal ng Bible school upang marunong ka mag-encourage ng tao. Kailangan mga kapatid, magpagamit tayo. Sapagkat ang Holy Spirit ang siyang comforter. Gagamitin niya tayo bilang comforter and that is in the ministry of encouragement. Then the people of God will be stronger. They should not wait until tomorrow. We should not wait as encourager to wait until tomorrow. We must encourage today. The devil wants us to fall, but the Word of God wants us to be encouraged. God wants us to succeed, and we cannot succeed if we are not encouraged. Hindi tayo mananaig, hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo malakas. Kailangan malakas tayo. Kung paano ang mga atleta ay nagpapalakas upang sila ay manaig at magtagumpay, ganun din sa espiritu ang lahat sa atin. Kailangan kung naglalaro tayo sa spiritual na basketball at volleyball, kalaban natin ang demonyo, mananalo tayo kung tayo ay malakas sa pananampalataya at na-encourage sa harap ng ating Panginoon. Papasalamat ako kung minsan yung mga coach, tinatawag nila yung mga players nila pagkatapos mga kapatid, ini-encourage nila, lalo na kung nalulupay-pay na, lalo na kung nabombahan na ng ilang beses sa volleyball. Pagkatapos mga kapatid, nalulupay-pay na sila, may discouragement na ang mga mukha nila, tatawagin sila ng coach nila. Sasabihin ng coach nila, huwag kayong matalo, huwag kayong ma-discourage, huwag kayong manlupay-pay, huwag kayong manghina. Kaya natin yan! Isang din agad kaya? Kaya gaya po nato na. Pagkatapos mga igsoon, may encourage na po. Mudaog lang yapon kadugayan. Basketball, mao yapon. Atong ibalhin sa spiritual. Doon ay panahon, ang atong team. Kung saan yung atong team? Sa lugas nga pagalaga, kung saan yung atong team? Spiritual ni. Kitang tanan nagadula, amen? Three-pointer ba mo tanan? Ang uban sa inyo, kanunay mong mapalpalan sa yawa. Dili ka lusot ng inyong siyat sa espiritu. Ayaw mong papalpal. Sa sunod mo yung kasayawa, ikatanta pa ka sa sunod. Manudlay pa ko, inigsiyat na ko. Uyaw na kayo ko, iniglayap na ako, manudlay pa ko. Abogray mo ha. Eat my dust. Ingong kasayawa, ana. Kanunay yung madaugo ng atong espiritu. Niya doon na kayo makitang player sa espiritu diya na medyo nang hina na. Imong patindugon, iyong kakapagdasig, dagan! Kay mo daugay ta. Palagpakan nato ang buhay ng Diyos. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me, give me the strength to obey, I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. Mm-hmm.
concerned and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. I receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.